Umaga pa lang, sila na ang makakasama natin sa kalsada. Parte na ng pang-araw-araw at ng ating kultura, ang Pinoy Jeepneys. Kaya hindi makukumpleto ang ating mga jeep kung hindi makulay ang disenyo at walang astig na porma. Yan ang ipinagmamalaking husay ni Bon. Proud ako pag nakikita ko yung mga gawa naming jeep matakbo sa daan hanggang ngayon. Ang malikhaing kabarangay, aarangkada ngayong umaga dito sa Gawang Pinoy. Yo! Okay! Kilala natin sa si Ginoong Kenneth Bonsalonga! Ito na siya! Hello! Hi, Kenneth! Laban nyo, Ber? Kuya Tony Petgaban. Ang love Tony Petanever. Bate ka naman sa mga kababayan natin. Bate, ano bate. Kamusta po? So, ayun! Good morning! Mga followers. Yan! Okay, Kuya Kenneth, ilan taon ka na kailan ka nag-umpisa sa negosyong ito? Almost 8 years na po eh, mga 2016, ganun, nung dito po sa akin. Pero before, nagkatrabaho sa isang talyer din bilang artist. Artist, pero artistic na talaga. Correct, yun na talaga ang ano mo, yun na talaga ang forte mo. Yes po. Yung paglalagay ng mga disenyo. Oo, pakita mo nga. At ito ngayon, sa mga oras na ito, uy, alam na alam ko to, dun sa aking alma mater. Sa may PUP area. Yes, correct, dun yan. Gaano katagal ang paggawa mo ng isang jeep na yan? Depende po sa design eh. Kung minsan po, maabot ng 1 week, 2 weeks. Wow, sa design lang po. Pa rin. Sa design. Sino ang kasama mo rito? May katulong si kang... Si Mark po, kaya lang po sa ngayon, wala pa yung artist din. Artist. Oh. Okay, paano ka napunta sa ganitong negosyo, sa ganitong balita ko eh, kumikita ang negosyo talaga? Okay naman din po. Ano, kumbaga, nakahiligan lang. Nung bata pa ako, nahilig sa, siyempre dito sa Rizal, patok. Mga patok jeep eh, kung tawagin. Kaya ito yung parang nainganyo lang din po ako. Correct. Ito, my friend, yung mga minsan dinodrawing, pinapakita dyan yung mga picture ng mga pamilya. Oh, yun po. Yun pa. Eh, depende kung yan ang ano. Gusto. Kung gusto ng ano, yung mga picture ng mga anak. Oo, oh, buong sarili, pamilya. O kaya, sarihan. Halimbawa, abroad yung customer, yung kung ano yung lugar na pinagkatrabahoan. Pinanggalingan. Oh, katas kasi ito. Oh. Katas ng kanilang kaya, panihirap. Ng Japan. Oh, parang ganun. Japan na... Ito, pakita natin ito. Ito. Ito ay may nagpa-customize. Magkano po ang rate nito sa mga ganito? Yes. Paano bang nagiging transaction natin? Design po. Umborme po. Kasi ito, parang almost body repair yan. Eh. Hanggang sa taas din? Hanggang sa roof? Tapos, grabe. Upholstery, tinatang na rin namin. Umabot siya ng almost ano na eh, nasa 200 yan eh. Pati yung... 200,000. Pero malinis na yun. Opo. Talaga namang napakagwapat, napakaganda na ng inyong jeep pagkatapos. Parang brand new na siya. Correct! Ganun parang siya. Parang i-refresh siya ulit. Oo. So, paano? Almost ano na yan eh. Almost 24 years na yan eh. 25. Kaya, nung pinasok dito yan, talagang bulok na bulok. Oh, wow. So paano, napupunta sila rito, tapos may mga dala pa silang picture o idea? I-send lang po sa akin, dito kung gusto kong mangyari na ano design, gantong kulay. Tapos sasuggest kami ng ano kung... Kenneth, gusto ko lang ano ha, kasi baka kailangan siguraduhin mo ito dahil kagaya nito, my friend. Ano lang din eh, commission eh. Uh-oh. Paano ano, may kontrata ka, paano, baka words lang yan. Oh, hindi po, eh kahit pa paano, meron kaming... Kontrata, kasulatan. Opo. Ayan! Meron naman kaming ano, kahit hindi naman po, kahit basta meron kaming... Sagutan, ano, yung po. Text. Ayan, okay. Para meron lang tayong ano, black and white. Ebidensya! Ayan, ebidensya. Mahirap kasi, di ba? Pagka... Totoo, so, ito mga ito, eh, mga gaano katagal ito bago magawa? Basta po itong art na to, kung sa art lang, halimbawa po, na-prepare ng mga pintor na sa plain na siya, na kulay, halimbawa, kulay green, didesign na namin yan up to 1 week, to 2 weeks, ganyan. Oh. Anong klaseng mga paint ang ginagamit mo rito sa iyong pagdedesign? Ang dyan is acrylic, ito sa body. Wow, tapos, acrylic, tara, yung mahal! Uretane po yung, ano, yung top coat. Okay. At paano mo masisiguro, kagaya nito, sa ginawa mong ito, gaano tatagal yung disenyo niyan bago magbakbak na o nagbabakbak ba siya? Paano? Conforme po sa, ano yan eh, sa, halimbawa, yung lagi, walang garahe. Pero kung almost ano naman siya, alaga rin nung may-ari, matagal siya ng almost 5 years pataas din. Wow, not bad. Okay. So nakwento mo kanina, bago ka napunta sa ganitong negosyo, ang iyong trabaho ay nasa repair shop. Yeah, yes po, artist din talaga ako. Ilan taong ka noon? Siguro mga
18 or 17, ganun. Okay. 17, 18. Tapos, ikay napunta sa negosyo ng ganito, nagsolo ka. Kailan mo napag-desisyon ng magsolo? Ano na, siguro mga 2016. Mahirap. Yan. Mahirap ba? Hindi naman po. Kasi parang aring nagtatrabaho sa ano eh. Tapos, ganyan. Meron na, siyempre, may mga sukay tayo. Correct. Pero Kenneth eh, pag nag-uumpisa ka ng negosyo, kailangan mo ng puhunan eh. Tsaka, base dito sa mga nakikita kong gamit mo, parang kailangan pag ipunan mo, kailangan mong gastusan. Opo. Ano, eh. Ano naman, na umihingi naman ako ng down payment sa ano, sa customer, kumbaga mga 60 to 70%. Yes. Yan. Tapos, siyempre po, para meron ng pambiling materials. Tapos, pagkatapos ng trabaho, tsaka yung kulangan, di ba? Ngayon, kung may extra kita, yun ang unti-unti kong binibili ng mga gamit ko. Dati kang gumagawa, nag-repair ng mga tricycle, ng mga bisikleta. Mm-hmm. Hanggang ngayon, ang ginagawa mo, maaari sila pumunta sa iyo rito at magpa-total repair ng isang sasakyan. Tama? Ipo, opo. Pati yung mga makina? Yes po, minsan may... Wow! Yung makina naman po... So, hindi lang pala siyang artist talaga, my friend. Sa makina po, minsan naman, pag hindi ko kaya, meron akong kinakontakt din na mga kasamahan ko rin. Opo. Yes, yun ang kagandahan. Alam mo, may rason kumbaga, bakit siya nagtrabaho muna doon sa talyer at paano ka napunta rito. Kumbaga na, yung mga kasama ko doon, inuugot ko rin. Yung mga dati ko nakasama. So, ang price range, natutulungan ko rin sila. Natutulungan mo sila o naman, natutulungan mo magkaroon ng trabaho, di ba, at income. So, ang price range between magkano, ano pinaka-mura? Ano yung pinaka-mura? Maaaring natin ma-avail at customize. Mabayaran. Sa mga design lang. Yes, po. Oo. Ang kasi po, ano kami, kumbaga per panel eh. Parang sa kotse din ba? Oo, correct. Yung part ng bumper, pagka naghilamos kami yan, siguro kung wala namang mga lalateruin, basta pintura at design lang, maabot na mga 7,000. Ganun. Ito, halimbawa, ito, isang part na ito. Pakita natin ito ha, nasa camera. Ito. Yan, ito kagaya naman. Yan. Sa dito lang ito. Side na ito. Ito po, kung halimbawa naman siya ay walang mamasilyan, design lang. Mga 10 ganyan 10,000 pero kung may masilya, halimbawa mamasilyan, umaabot po yan ng mga 20 okay. to 15 para lang magkaroon ng idea sila bakit kailangang masilyahan, anong mas maganda, may masilya o walang masilya? Kasi po dito po sa Rizal kailangan makinis eh. Correct. Yes po, para pagka yung tinap coat siya, yung magandang dating binapping, parang kotse siya. Yeah. Ano yung mga challenges sa pinagdaanan mo? Ano yung mga kinaharap mo bago ka napunta sa estado mong ito na kumikita ka na, maayos ang negosyo? Eh, ganun po talaga, yung helper ka lang muna. Magtsatsaga ka sa mababang sahod. Gagapa, unti-unti. Talagang ganun po. Magtsatsaga ka talaga. Hindi, masasabi mo hindi ba ngayon? Talagang maghihirap ka talaga. Correct. Hindi pwedeng talaga, ganun agad. Nakuha talaga mo agad. Talagang dati, kumbaga, ako lang mismo talaga gumagawa. Tapos unti-unti. At hindi mo pa sinisiwagduhan sarili mo nun? Ayun, parang ganun na nga. Yes. Seseldo ko lang din sarili ko, di ba? Sariling kahit. Eh ngayon, may mga kasamahan ka na, may mga katuwang ka na sa pagde-design, sa paggawa. Paunti-unti. Ilan na ang iyong mga kasama kayo siguro, dito? Siguro, pagka-kompleto kami, mga siyam, sampu. Nice! Saan mo nakikita napupunta itong iyong negosyo? Business. Eh, paunti-unti. Eh, kumbaga. Lalaki pa ba to? Sana makukuha po. Niyo na ba yung kabilang pwesto? May ganun na ba? Hindi pa naman. Sana, oo. Uh-huh. Di ba? Pagdating ng, nag-boom, di ba? Sino ba yung mga nagiging customer mo? Ba't mga taga-Rizal lang ba? O meron ka pa sa ano iba pang diba lugar po, sa ibang Metro Manila? Meron mga taga-Tanay, merong Binangonan, dinadayo din po tayo dito. Cogyo. Basta po, misa meron din nga ako taga La Union. Wow, ang lalo. So malakas talaga. Opo. Kumbaga, kasi, halimbawa, yung unit nila, gawang Rizal, di ba, nasa ano sila, naghanap sila ng gawaan dito. Kaya, siyempre, may Facebook na tayo ngayon, di ba, yung social media. Inire-refer din ako sa, okay. Sa mga... Skill-wise, kaya Kenneth, skill-wise, ano na yung mga pagbabagong nakita mo mula na nag-start ka ng business mo na sarili hanggang sa ngayon? Ang layo na ba? Ang dayo mo na bang natutunan? Paano? Kahit pa paano po, nakaginawa na tayo sa araw-araw. Medyo may naunting. Yung skill po ninyo, yung galing po ninyo, ano ba sa tingin nyo nag-improve? Nadagdagan mas marami kang natutunan? Nadagdagan kasi hindi, sabi ko, hindi naman tayo pwede umasa sa puro ganyan lang. Oh. Kailangan.
kung ano yung in demand kasi kagaya ng pandemic, humina yan eh. Uh-huh. Tapos itong, di ba, balik agad. Magpe-face out, di ba? Uh-huh. Siyempre, kailangan balikwas tayo kung ano yung pwede natin yung pagkakitaan. Pero related pa rin ako sa jeep. Oo, kailangan pero talaga. Pero lumalakas ulit yung sa ano namin. Pag-design. Oo, oh, ibig sabihin. Pinaghahandaan niya, di ba? Uh-huh. Kung sakali magkaroon man ng pagbabago, di ba? Sa demand at supply, di ba, ng mga jeepney, meron ka ng fallback. In short, nagpipivot ka talaga. Uh-huh. Naghahanap ka. Kung pero kung in fairness, my friend, may kinalaman pa rin sa kung ano yung kanyang doon po rin, skill, po. Ano? Ayaw mong lumabas doon. Kasi at least ka, alam na alam mo. Una po, pinag-arala ko din yung paglalatero. Yan, yeah, wow. Yung ano. Ang dami, mausay. Inano ko na siya talaga. Inaral ko kahit papano. Kasi minsan dumarating yung time na wala yung manggagawa na ganito. Diba? Ako na yung kumagampan sa in short, Kuya Kenneth, yung siyam mong mga empleyado ngayon, lahat ng trabaho nila alam mo? Na gagampanan ko rin yun. Hindi naman totaling... Bakit sa tingin mo kailangan ganun ka? Kailangan po, kahit paano, alam mo yung mga trabaho ng mga tao mo. Bakit? Kasi po, pagka hindi mo alam yan, ay kagaya nun, wala sila, di ba? Tsaka hindi mo manipula yung ano eh, kung ano yung dapat na, tama ba yung ginagawa nila o ano. Hindi mo na double check. Yes po. Parang magtitiwala ka na lang, ay, kasi hindi mo naman alam yan. Oh, tama ba yan, siyempre, hindi mo naman na-double check. Reklamo yung customer, yeah. hindi nagawa ng maayos yung ano. Mahusay. Kaya kailangan, mahusay. Alam mo rin talaga kung paano siya kampanan yung isang trabaho na ipapagawa ng customer. Hello po mga kanet 25, si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love Tony Pet and Everything. For more Love Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!